Isang magandang-magandang araw, magandang umaga, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Iesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo at Ave Maria, batiin po natin ang ating pinakamamahal na Inang Maria. Lalo-lalo na po ngayon po'y araw na Sabado. Sabado ang kaugalian natin sa Katolikong Simbahan na italaga ang pananalangin sa Mahal na Ina. Kumusta na po kayo? Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel. Bumabati po sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at Macau. Dito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay sa ilalim ng Archdiocese of Manila. At tuwing Martes, ginaganap po natin sa parokyang ito ang palagi ang nobena at pamamanata sa Mahal na Ina, Mater Dolorosa de la Pieta, si Maria sa kanyang ika-anim na hapis na kung saan matapos ang pag-aalay sa Kalbaryo, kanyang tinanggap ang walang buhay na katawan ni Kristo na inialay sa krus para po sa atin. Ngayon po ay a-8 ng buwan ng Abril, binabati po natin ang mga nagdiriwang ng birthday sa araw na ito. Pagbati unang-una sa aking naging mentor at rektor ng seminaryo, si Father Romeo Hitosis, na sa araw pong ito ay 84 years old. Ayan, pero aging gracefully. Yan si Father Romeo Hitosis. Ayan, no? Salamat nga pala dito sa kakaibang sombrerong ito na pamana po sa akin ng Father Hitosis. Ganyan din po pagbati kay Sister Virgie Barbers, ayan, ang nanay ng mga Barbers, ayan. At gayon din po si Samantha Masigan, ang unika iha ni Leslie, at si Ria Henson Manotok. Sa inyo lahat, happy, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Yan. Ngayon po ay Sabado ng 5th linggo ng Kwaresma. At ang ating pong pagbabasa ay galing po sa John 11:45-56. Ito ay kaugnay ng muling pagbuhay ng Panginoong Jesus kay Lazarus, no? Si Lazarus na talagang patay na, 4 na araw nang nakalibing, ang siyang pinakamatinding ginawang himala at tanda ng Panginoong Jesus. Sa 7 tanda sa Gospel of John, ito yung pinakamatindi. Kasi nga, sertipikadong patay, binuhay ng Panginoong Jesus. Sabi nila, ito raw po ay pagpapakita ng Panginoong Jesus na siya nga po ay Panginoon ng buhay at kamatayan, and therefore naroroon ang posibilidad ng muling pagkabuhay. Dahil po dito, marami ang mga taong bumilib sa Panginoon, nagsimulang sumunod sa kanya. Si Lazarus ang living proof at living witness ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Pero siyempre nabahala po ang mga leader Hudyo, lalo-lalo na po ang mga bumubuo ng
Sanhedrin. Ito po yung 70-man council na siyang nagpapasya sa maraming bagay sa buhay ng mga Israelita. Subject, of course, sa approval ng Roman authorities. Ayan. Ang tingin nila, delikado itong nangyayari na dumadami ang pulutong na sumusunod sa propeta ng Galilea, hindi lamang sapagkat nagiging threat ito sa lakas at kapangyarihan ng Sanhedrin, kung hindi sa isip ng mga lider Hudyo, baka ito'y mapuna ng Roma. At kung ito'y mapupuna ng Roma, baka ito'y maging mitsa upang ang Roma ay magpadala ng puwersa upang supilin lalo at durugin ang Israel, at baka dahil diyan mawala pa yung konsesyon na kapangyarihan ng Sanhedrin. At dahil po diyan ay nagsalita po ang leader ng Sanhedrin, ang punong pari na si Caiaphas, at sinabi niya, mas makabubuti para sa buong bayan na ang isang Hesus ay mamatay kaysa sa buong bayan ang mapahamak. Kaya lang sabi niya, siguro kailangan gawin ito matapos ang Paskwa upang sa ganon kaunti ang mga tao sa Jerusalem. No? Dito makikita po natin sa Ebanghelyo natin yung kontrol ng Diyos sa mga pangyayaring magaganap sa pasyon ng Panginoon. No? Makikita po natin dito na habang ang Panginoong Hesus ay nandoon, lumipat sa lupain ng Ephraim, 15 miles north of Jerusalem, upang doon niya ipaghandaan ang kanyang sarili at ang kanyang gagawing huling misyon sa Jerusalem. Ang Ama is in control of everything. Biro mo, pati ang pananalita ng punong paring si Caiaphas, hindi niya nalalaman, pero yun talaga ang dahilan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus. Sa kapakanan ng lahat, sa kapakanan at kaligtasan na ang buong bayan ng Israel at ng lahat ng sansinukuban. Ayan. So, mga kapatid, sa gitna ng evil na lumalaganap, everything is in the hands of God. Yan ang atin pong alalahanin. O sana po ito'y nakapagbigay sa atin ng init, alab, direksyon, inspirasyon sa Sabado na ito, no? Ang atin pong pagkagising sa umaga, mabuting balita. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost po ang atin pong reflection ngayong umaga sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng faith-based communities, at atin pong ipakilala ang ating tatlong ginagamit na social platforms for evangelization. YouTube, Domi Guzman. Facebook at Viber, ang page po, Pagkagising sa Umaga. Ngayon po, ihayaan nyo na batiin ko ang ilan na naman sa ating pong mga online na parishioners at kasamahan tuwing umaga. Salamat nga pala kay Brother Romy at Maribic Plosius sa kanilang tulong para po sa renovation ng parokya. I'd like to greet and pray for the intentions ng ating pong mga Bible groups and ministries. Ang San Lorenzo Village Monday Bible Group, binabati natin sina Brenda Rizison Reyes,
Ninilikaros Fortune Ledesma Chitsalud Chitdi Leti Lopez Josie Bernardo Nene Leonor Mengay Cabarrus Tesi Amparo Fanny Blanco Nelly Benson Alice Cabahog Lita Helano Nati Goles Sylvia Lacson Fenang Shirley Uy at Lourdes Choa. Pagbati rin po sa ating pong Monday prayer group naman dyan sa Urdaneta Village. Kabilang po dyan si Natita San Benaventura, Perla at Ovi Roy, Brother Ruping at Bobot Tiangco, Ed at Luz Tagle, Cecil Saavedra at Belen Behasa. Binabati ko rin po ang Bible group ng mga ladies, yan. Geraldine Osher, Rachel Nang, Carol C., Julie Go, Jesselyn Tan, Lian Chu, Evelyn Chu, Loli C., Marjo Chua, at Rowena Chua. Pagbati rin po, special kina RJ at Vanessa Pastor Ledesma. Oh? Ang inyong buong pamilya. And of course, ang Mercato United Kitchen. O, tayo po ngayon ay manalangin in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our Father, Father of Jesus, Father of Mercies, in the name of Jesus, the King of Mercy, through the powerful intercession of the sorrowful and immaculate heart of Mary, Mother of Mercy, and of Saint Therese of Lisieux, we renew today our consecration to your merciful love, O Father. Pour out your merciful love, rejected by others, unto us, so that in whatever state, whatever littleness and darkness we face today, we console you. And to spend the day well, dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Saint Joseph, protect the church, protect our works, protect our homes and families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat sa Agarta Farms at agbiag ka, Pilipino. Mabuhay ka, Katolikong Pinoy. Hallelujah.